Hi! Magandang umaga sa inyo mga kasawi. Mag-iingat kayo palagi kung saan man po kayo naroroon. Magbibigay tayo ng panibagong topic na ano ang tatlong bagay na huwag sasabihin ni Mister kay Mrs. kapag kagalit ka. Ang una mga kasawi is huwag magsasalita ng masama. For example mga kasawi, kapag kayo ay nag-away ni Mrs., ang gagawin mo maging kalmado ka lang. Pag-isipan mo ng mabuti ang iyong bibitawan. Huwag na huwag mo siyang pagsasalitaan ng masasakit na salita. Kasi alam niyo ba kung bakit? Kapag once na kayo ay magbati ni Mrs., alam mo ba, sobrang sakit ang maidudulot nito. At lagi itong iniisip niya at hindi ito mawawala sa kanyang utak mga kasawi. Alam niyo ba kung bakit? Minsan nga, diba, sabi nga nila, kapag gawan sa nagsasalita ang isang tao kapag kagalit, hindi mo na alam kung ano ang mga sinasabi mo. Hindi mo na alam kung nakakasakit ba ito sa iyong kapareha. Kaya kailangan bago ka bumitaw ng salita, pag-isipan mo ng mabuti kung ito ba ay tama mong bitawan or hindi. Kapag ka hindi na lang, wag na lang. Timpiin mo na lang, kalmahan mo na lang para hindi mas lumala ang inyong pag-aaway ni Mrs. kapag kaganito, mga kasawi. Ayan yung ating una. Ang pangalawa, mga kasawi, is huwag mong saktan. Naku po, sa mga kalalakihan na, sa mga mister, kapag kayo ay gigil na gigil kay Mrs., lagi niyong tatandaan, huwag na huwag kayong mananakit. Kasi alam niyo ba kung bakit? Kapag once na nasaktan niyo si Mrs., tapos kapag kayo ay nagbatina, naging maayos na kayo, pero alam niyo ba, yung pasain na andun pa rin yun, hindi yan mawawala. Matagal, humilom. Kaya lagi niyo tatandaan sa mga mister ha, kapag kayo ay galit na galit, magtimpi na lang, iiwasan na lang, mag-walk out na lang. Lagi niyo tatandaan yan para hindi lumala ang inyong pag-aaway. Kasi masakit na kapag once nasaktan niyo si Mrs., eto ay ulit at mauulit pa rin ito kapag once na eto ay nasimulan mo na. Ay yung ating pangalawa. Ang pangatlo mga kasawi is huwag sisigawan. Alam nyo ba mga kababaihan, kapag once na sinisigawan ng isang lalaki, grabe yung kaba. Yung sobrang nervyos, nagkakaroon sila ng trauma kapag once na ganito yung ginagawa nyo sa mga kababaihan. Kasi alam nyo ba kung bakit? Siyempre, nagkakaroon kasi kami ng isip na ay baka sisigawan ka na ulit or baka saktan ka na ulit. Yun mga kasawi. Kaya lagi nyo tatandaan sa mga kalalakihan ha, kahit kayo ay galit na galit kay Mrs., huwag na huwag kayong maninigaw ng sobra-sobra. Yun lang bang nasa harap nyo, yung face-to-face kayo, tapos sisigaw at sisinghal kayo. Grabe yung sakit nito na mararamdaman ng inyong mga asawa kapag ka ito yung inyong ginawa. Ayan yung ating pangatlo. At syempre, hindi mawawala yung aking advice sa topic na ito, mga kasawi. Lagi niyong tatandaan sa mga kalalakihan. Yung tatlo na yan, huwag na huwag niyong gagawin. Alam niyo ba kung bakit, mga kasawi? Minsan, kasi kapag binitawan niyo na ang isang bagay na ganito, mga kasawi, alam niyo ba, napakahirap i-accept bilang babae. Dahil nasa utak, sa katawan, at talagang nagkakaroon ng trauma ang isang babae kapag ka naka-experience ito sa isang lalaki ng ganito. Yung hindi nawawala sa kanilang utak, habang buhay na nila itong dadali, nagkakaroon din ng isang babae ng doubt sa sarili nila na baka hindi na sila mahal ng isang lalaki. Kaya ganito ang ginagawa sa nila ng kanilang mga mister. Kaya kung ikaw ay galit, huwag na huwag ka nang magsalita ng hindi magaganda para sa kanya. Para kapag gawan sa kayo ay nagbate, maging maayos ang inyong relasyon at hindi kayo magkakaroon ng lamat. Dahil syempre, ibang iba kasi kapag ka nasasaktan natin si Mrs. dahil iba yung affection na nararamdaman nila. Kapag once na nakakatikim sila sa inyo ng physical, nasaktan mo sila, mga kasawi. Yan lang po yung aking advice. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta niyo sa akin. Sa walang sawang pag-share at pag-comment. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, mga kasawi, pwede na kayong mag-subscribe. Pwede na rin kayong mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw. Magandang umaga.